What am I going to do now? Nanlulumong tanong ko sa kaibigan kong si Mona. Tapos ay ibinagsak ko pang noo ko sa mesa na nasa harapan namin. Malakas ang naging impact noon pero hindi ko inalintana ang sakit dahil sa dami ng problema na hinaharap ng pamilya namin ngayon. Kasalukuyan kaming nakatambay ni Mona sa teresa ng bahay namin. Girl, kung may maitutulong lang sana ako. May halong panlulumo na wika rin ng matalikong kaibigan. Ako si Lizette Santillan. Liz ang tawag sa akin ng halos lahat ng nakakakilala sa akin. 28 years old na ako at graduate ng kursong business management. Ang kausap ko naman ay si Mona, ang matalikong kaibigan mula pa noong college. Pagmamay-ari ng pamilya kong Santillan Shipping Lines at isa sa pinakamalaking successful na shipping lines sa bansa. At ako ang kasalukuyang HR manager sa kumpanya namin. Maganda at maayos ang pagpapatakbo ni Papa sa kumpanya. Ang kaso, halos isang linggo pa lang nakakalipas mula nang lumubog ang isang cargo ship ng kumpanya namin. Dahil overloaded daw ang dala nitong mga produkto na dadalhin sana sa iba't ibang mga bansa. At dahil nga sa excessive loading ay nakapsize ang barko. Dahilan kung bakit ito lumubog. Sobrang laking problema at epekto ang idinulot nito sa kumpanya namin. Lalo pat may ilang mga empleyado ang nasawi. Nawalan din ang tiwala sa amin ng ilang mga investors at clients. At iniwan na lang kami basta-basta sa ere. Dahil din sa nangyari ay humarap sa iba't ibang mga kaso si Papa. Bukod sa kailangan may iahon ng papalubog na naming kumpanya ay kailangan din naming mapatunayan sa publiko na inosente si Papa. Eh kung humingi ka kaya ng tulong sa Tito Damian mo, suwestiyon pa sa akin ni Mona pagkalipas ng ilang sandali. Sinubukan na namin ni Mama at titingnan daw niya kung anong magagawa niya. Lalo na't balak niya magbukas ng bagong negosyo. Parang hindi raw kasi maganda sa image niya kung madadamay siya sa gulo. Sagot ko naman tapos ay napabuntong hininga pa. Si Tito Damian ay ang matalik na kaibigan ni Papa at may share din siya sa kumpanya namin. I mean, naiintindihan ko naman na ayaw niyang madamay. Dahil nga sobrang bilis ng lahat. Stable ng kumpanya namin. Pero sa loob lang ng halos isang linggo ay ang bilis nitong bumagsak dahil sa pangyayari. Bigla akong napaupo ng maayos nang may maalalang isang tao na sa tingin ko ay makakatulong sa amin. Si Theo! May halong pag-asa na wika ko kay Mona na siyang ikinakunot ng noo niya. Sino namang Theo? Naguguluhang tanong niya sa akin. Si Chodo Ramirez! Nakangiting sagot ko. Hindi ba't siya yung acting CEO ng R Groups? Sa ilalim ng kumpanya nila, meron silang factory for furniture. Bukod doon ay nagmamay-ari rin sila ng online shopping app. Ang R Shops! Hindi ba't nagsiship din sila ng mga products abroad? Girl, kung makukumbinsi ko siya na maging partner ng shipping lines namin, baka sakaling bumalik ang tiwala sa amin ng iba't ibang mga investors at clients. Lalo na't kilala ang kumpanya nila. Mahabang paliwanag ko. Si Tudor? Yung may suot na brace? May makapal na salamin. Tapos ay sobrang payat at puno ng tigyawat ang mukha ng college na patay na patay sa'yo? Yung nanligaw sa'yo pero binasid at pinagtatawanan mo? Nakangiwing wika ng kaibigan ko. Asa ka naman natutulungan ka nun no? Pagkatapos mo siyang ipahiya. At saka girl, hello? Bukod sa bigati na yun ay sobrang gwapo pa niya ngayon. Baka ipahiya ka lang yan. Kaya huwag na. Dagdag pa niya kaya agad naman akong nakadama ng panlulumo. Tama naman siya. Nanligaw sa akin ng college si Tio. Pero hindi ko lang siya basta binasted agad. Pinagtawanan ko pa siya. Imagine, madalas kong gawan niya ako ng mga projects at assignment ko noon. Tapos wala man lang akong konsiderasyon kahit pa mabuti siyang tao. Bakit ba kasi ang sama ng ugali ko noon? Bakit ba napakamaldita ko noong college? Pakiramdam ko tuloy kinakarma na ako ngayon. Mabait naman yun, malay mo, maawa sa akin. Giit ko. Napailing nilang si Mona na tila ba, nababasa niya ang nasa isip ko. Pagkatapos namin mag-usap ni Mona ay, nagpa siya ako na istok sa social media, si Theo. Pero wala akong makita na account niya. Although may social media page ang kumpanya nila na R Groups at nakalagay doon ang address. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero nung araw na yun ay nagpa siya akong puntahan siya. Nang nasa harap na ako ng kumpanya nila ay masyado akong namangha sa laki nito. Malaki ang kumpanya namin pero hindi man lang kumalahati sa laki ng kumpanya namin nila Theo ang laki noon.
Hi, I'm looking for Miss Theo Ramirez. Nakangiting wika ko sa babaeng nasa reception area ng building pagkapasok ko. I'm sorry ma'am, pero may scheduled meeting po ba tayo sa kanya? Tanong naman niya sa akin. Actually, wala eh. But he's a friend. Sabihin mo lang ang pangalan ko. I'm sure haharapin niya ako. Nakangiti pa rin na saad ko. Okay po ma'am, wait for a second po. Magalang na wika niya bago hinawakan ang telepono. Good afternoon, Mr. Ramirez. May kaibigan po kayong naghahanap sa inyo. Narinig kong saad niya. Her name is... Wika pa niya at tumingin sa akin. Liz. Lizette Santillan. Agad na saad ko. Lizette Santillan daw po. Sabi ulit ng babae. Okay po, sir. Anya't ibinaba na ang tawag. Sa fifth floor po ang office niya, ma'am. Sa dulong pinto makikita niyo po ang CEO's office. Pasok na lang daw po kayo. Nakangiting wika niya sa akin. Thank you. Malawak ang ngiting sagot ko. Huminga ako ng malalim bago nang pa siyang sumakay sa elevator. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako sa ideya na magkakaharap kami ulit pagkatapos ng ilang taon. Pero bahala na. Nahihiya ako pero kailangan ko ng kapalan ng mukha ko para sa kumpanya namin at para kay Papa. Pagkapasok ko sa opisina ni Theo ay labis akong namangha nang makita kung gaano ito kaganda at kaayos. Ang akala ko'y malaki ng opisina ko sa kumpanya, pero grabe kong sumigaw ng karangian ng opisina niya. What do you want? Bahagya kong nakaramdam ng gulat at kaba nang marinig ang isang baritonong boses. Nakangiti akong lumingon at agad nakita ang seryosong mukha ni Theo na ngayon ay nakaupo sa swivel chair niya at nakaharap sa kanyang laptop na parang abala talaga. Hindi ko lubos akalain na magiging ultimate ang transformation niya. Kung noon ay may suot siyang makapal na salamin, naka-brace at maraming pimples sa mukha, ngayon ay ibang-iba na. Kung noon din ay sobrang payat niya, ngayon naman ay sobrang ganda ng pangangatawa na halatang alaga na sa gym. Sobrang gwapo niya, yung tipong tataubi niya pati ang mga sikat na artista sa TV. I'm a very busy person, Miss Santillan. Pero hinayaan kita na makaharap ako for old time's sake. Pero kung tititigan at pagnanasahan mo lang ako, makakaalis ka na. Saad ulit niya tapos ay nagtaas pa ng isang kilay, kaya agad akong napangiwi. Uy, hindi. Kinakabahang wika ko tapos ay agad ng lakad, papalapit sa office table niya. At umupo sa silya na nasa harap noon. Andito talaga ako kasi gusto kitang makausap. You see, kakapalan ko ng mukha ko. Our company is in shambles. Alam ko, nakita ko sa balita. Pagputol niya sa sasabihin ko. Wait, don't tell me you're here to ask for my help? Tanong pa niya kaya pilit akong ngumiti. Tapos ay marahang tumango. Alam ko na, hindi magandang ganitong bungad. Lalo na't ang tagal na nating hindi nagkita. Pero hindi ko na kasi alam kung sinong lalapitan ko. Muli akong natigilan sa pagsasalita nang malakas siyang humalakhak. Tapos ay napailing pa. How can you ask for my help when we're not even friends? Natatawang tanong niya. I mean, I considered you as my friend. Ginagawan pa nga kita ng assignment at project sa tuwing inuutusan mo ko. And then I realized that you were nothing but a complete opportunist. Maanghang nadagdag pa niya, kaya napalunok ako ng laway. Understandable naman na masama ang loob niya sa akin, pero hindi bali na. Wala na akong panahon na magdamdam at magpa-apekto sa mga masasakit na salita ngayon. E di, let's be friends. Agad na sagot ko. No. Agad na sagot niya tapos ay sumeryoso pang mukha niya. You don't want to be my friend when I was ugly, Miss Santillan. Remember how I asked for a chance? Just a chance? Para mas makilala mo ko. But you turned me down. Tapos ay pinagtawanan mo pa ako na para akong pinaka nakakatawang joke sa mundo. Dahil lang nagkagusto ko sa'yo. So, my answer is a big fat no. Mahabang wika pa niya kaya napalunok na naman ako ng laway. May preposition ako. I mean, pwede kong gumawa ng business plan na ipepresent sa'yo. Hindi ka lang naman basta tutulong eh. It will also benefit you and your company. Desperadang wika ko. How can I benefit from a company that's already in obvious feeling doom, Miss Santillan? Tanong niya tapos ay mayabang pangumisi sa akin.
So, ganito palang pakiramdam kapag ikaw naman ang nagmamakaawa sa akin. At ganito rin palang pakiramdam kapag ikaw naman ang nire-reject at pinagtatawanan ko. Malawak ang ngisi na wika niya. Ang sarap pala ng feeling, no? Mayabang nadagdag pa niya. Sobra na akong nanliliit sa mga naririnig. Pero wala na akong pake. Hindi ko ipagkakaila na mali ang mga nagawa ko noon. At handa ko na pagbayaran ng lahat ng yon para lang tulungan niya ako. What can I do to make it up to you, Tio? Please tell me. Mahinahong pakiusap ko naman. Muling nagseryosong mukha niya tapos ay tinaasan naman ako ng isang kilay. The question is, ano ang kaya mong gawin para sa akin? Mayabang ulit, natanong niya. Hindi ko alam. Mahina at nanlulumong sagot ko. Tapos ay mariin pang napapikit. Then, saka mo na ako harapin kapag alam mo na kung anong magagawa mo para sa akin. Nanghahamong wika niya at mayabang na naman ang umisi. Totoo yun. Hindi ko alam kung anong magagawa ko para sa kanya. Pero susubukan kong gawin kung ano makakaya ko. Dalawang araw matapos ang naging pag-uusap namin ni Theo, ay hindi ko na alam kung paano pa siya muling haharapin. Hindi ko naman kasi alam kung anong magagawa ko para sa kanya. At para mapalambot ang puso niya na tila akong may dahilan kung bakit naging parang yelo sa lamig. Hindi pa rin humuhupa ang issue patungkol sa cargo ship namin na lumubog. Kaliwaan pa rin ang balita at mga articles na nagsisilabasan tungkol doon. Sa totoo lang ay binawalan ako ng mga magulang ko na lumabas muna sa bahay dahil nagkakaroon na rin ng pagtatangka sa buhay namin. Pero hindi naman pwede na wala akong gawin para malinis ang pangalan namin. Araw ng Biyernes ay maaga akong nagising para mag-workout. Mga bandang alas 10 naman yun ang magpasya ko na maghanda ng tanghalian para kay Theo. Isa lang ito sa konting mga bagay na alam kong gawin para kahit na papaano ay makabawi sa kanya. Aalis ka? Tanong ni Mama sa akin pagkatapos kong magluto. Ngumiti naman ako sa kanya at marahang tumango. May kikitain lang po akong isang taon na posibleng makatulong sa atin, Ma. Mahinahong sagot ko naman. Anak, hindi ba pwedeng siya nalang magpunta rito sa bahay? I mean, alam mo naman kung gaano kadelikado, hindi ba? Hindi biro ang nangyayari sa atin ngayon. Tapos wala pa tayong ideya kung sino-sinong nagpapadala ng mga death threats sa atin. Mahaba at nag-aalalang wika ni Mama. Ma, okay lang po ako. Wala pong mangyayari na hindi maganda, okay? At saka promise, gagawin ko pong makakaya ko para maging maayos po ang lahat. Nakangiti at mahinahong paninigurado ko sa kanya. Sa huli ay napabuntong hininga na lang si Mama bago marahang tumango. Alright, basta mag-iingat ka ha? Mahinahong sa adin niya, kaya tumango na lang ako. Nagpa siya na akong pumanhig sa kwarto ko pagkatapos nun para makaligo. Nang ready na ako ay naglakad na ako pababa. Humalik muna ako sa pisngi ni Mama at muling nagpaalam bago ako naglakad palabas ng bahay at nagpahatid sa driver. Afritada ang ulam na niluto ko para kay Theo. Hindi ko alam kung magugustuhan niya to pero umaasa ako na kahit papano ma-appreciate niya. Nang makarating naman sa building ng R Groups ay pinauwi ko ng driver. Tapos ay nagpa siya akong dumiretso na sa opisina niya. Nang nasa harap na ako ng pinto ay huminga ako ng malalim at ngumiti. Tapos ay kumatok na sa nakasarang pinto. Come in. Narinig ko ang baritonong boses ni Theo. Kaya marahan kong pinihit ang seradora ng pinto at binuksan to. Hi! Nakangiti at masayang bati ko pagkapasok. Agad siyang nag-angat ng tingin nang marinig ang boses ko. Tapos ay nagtaas siya ng kilay. What are you doing here? Seryosong tanong niya. Pinagdala kita ng lunch. Nakangiti pa rin na sagot ko tapos ay pinakita ko sa kanya ang hawak kong paper bag na may lamang pagkain. Matama naman niya akong tinitigan bago siya tumayo mula sa swivel chair niya. Come on, Miss Santillan. Hindi ka nagpakita sa akin ng dalawang araw pagkatapos ng pag-uusap natin. Akala ko naman nag-iisip ka ng bagay na magagawa para mapapayag akong tulungan ka. Tapos ngayon, lunch lang ang dala mo. I'm disappointed. I honestly thought that you can do better than that. Nanghahamok na wika niya, kaya bahagya akong napangiwi. Honestly speaking, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko para mapapayag ka. Pagsasabi ko na naman ang totoo, tapos ay napabuntong hininga pa. Pero gaya nga ng sinasabi ng iba, the way to a man's heart is through his stomach. Nakangiting dagdag ko pa kaya sarkastiko siyang natawa.
Gasgas ng linyang yan, Miss Santillan. At isa pa, hindi ako gaya ng ibang lalaki. You might want to offer something else. Makahulugang sagot niya habang titig na titig sa akin. Tapos ay dinilaan pa niyang kanyang ibabang labi. Kaya mas lalo yung pumula. Agad naman ako nakaramdam ng kaba sa narinig. Pakiramdam ko rin, nag-init ang magkabilang pisngi ko. Dahil doon, Do you want to sleep with me? Nalilitong tanong ko. Malakas siyang humalakhak dahil doon. Yung tila ba hindi siya makapaniwala sa naririnig mula sa akin. Miss Santillan, let me just remind you na marami ng mga babae na nagkakagusto sa akin ngayon. Ang iba sa mga yun artista pat international models. So what made you think that I want to sleep with you? Mayabang na saad niya, kaya nakaramdam na naman ako ng hiya. Well, mali lang siguro yung pagkakaintindi ko sa sinabi mo. Kinakabahan na sagot ko, tapos ay nag-iwas pa ako ng tingin. Kain na tayo, masarap to promise. Pag-iiba ko sa usapan, tapos ay naglakad na papunta sa sofa na nasa opisina niya at inilapag ang dala ko sa lamesita. Hindi naman siya sumagot pero naramdaman ko na sumunod siya sa akin, tapos ay umupo na rin sa bakanteng sofa. Binuksan ko ang dala ko na may halong pagmamalaki. Siya naman ay tinignan niya muna yon bago nagsimulang kumain. It's too oily, Miss Santillan. Marunong ka ba talagang magluto? Puna niya nang matikman yon, kaya napangiwi na naman ako. Matigas pang karne ng baboy, tapos maalat ang sarsa. I'm really disappointed. May halong panunuya na dagdag pa niya. Sa totoo lang ay, gustong gusto ko na siyang singhalan, pero nagpipigil lang ako dahil nga kailangan kong tulong niya. Akmang magsasalita na ako pero agad na tumunog ang phone ko. Excuse me, mahinahong wika ako bago tiningnan yon. Nang makita na si mamang tumatawag ay hindi na ako nagdalawang isip na sagutin yon. Hello ma, bati ko. Anak, ang papa mo! Umiiyak na wika niya, kaya agad akong napaupo ng maayos. Kasi ay agad akong nakaramdam ng kaba. Ano ang nangyari kay papa? Kinakabahang tanong ko. Nakita kong napalingon sa akin si Theo habang nakakunot ang kanyang noo. He got shot, anak. Papunta na kami sa ospital. Sabi ni mama, kaya agad akong binalot ng labis na takot. What? Gulat na tanong ko pa. Send me address, ma. Pupuntahan ko na po kayo. Mahina ang boses na wika ko. Hindi ko magawang lakasan ang boses ko kasi baka pumiyok lang ako. Ayokong iparinig sa kanya na nangihina at nasasaktan ako dahil sa nangyari. Pagkababa ko sa tawag ay agad na akong tumayo. I'll just see you next time. Something just came up, Theo. Pasensya na. Wika ko. Napatayo rin siya mula sa pagkakaupo habang titig na titig pa rin sa akin. Is everything okay? May halong pag-aalala na tanong niya. Kaya pilit na lang akong umiti at tumango. Yes, sagot ko. Pero pagkasabi ko nun ay biglang pumiyok ang boses ko at agad na nagunahan sa pagtulo mga luha ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang itago ang emosyon ko ngayon. Sobra akong nag-aalala kay Papa. Nag-aalala rin ako sa pwede pang mangyari sa amin sa mga susunod pang araw. Hindi na biro to. Iahatid na kita. Seryosong wika niya sa akin. Ayoko man sanang pumayag kasi ayokong isipin niya na masyado na akong nagpapaawa ay hindi na ako nagreklamo. Kailangan kong makarating agad sa adres ng ospital na sinend sa akin ni Mama. Nang makarating ay agad namang nakita namin si Mama na nakaupo sa isang silya sa labas ng emergency room. Ma, ano pong nangyari? Agad na tanong ko pagkalapit sa kanya. Tumayo naman si Mama tapos ay niyakap ako. Napakagat ako sa ibabang labi ko nang marinig ang mahihinang paghikbi niya. Tahan na po ma, nandito lang po ako. Magiging okay rin po ang lahat. Bulong ko habang marahang hinahaplos ang likod niya. Hindi ko alam kung gaano katagal na umiiyak si mama. Pero nang okay na siya agad ko siyang iginiya, paupo sa mga silya. Pupunta sana kami sa court para sa hearing. Ang kaso, hindi pa kami nakakalayo nang may isang motor ang humarang sa amin. The next thing I know, niyakap ako ng papa mo para protektahan siguro. Tapos, narinig kong maraming putok ng baril. I was scared, iha. I was so scared. Pagkukwento ni mama, kaya mariin akong napapikit. How is he?
Sabay-sabay pa kaming napalingon kay Tito Damian, nakadarating lang. Hinihingal pa siya't pawis na parang tumatakbo pa, para lang makarating agad dito. Tinatanggal pang bala na tumama sa balikat niya. Nangihinang sagot naman ni Mama. Nakita ko na napalingon si Tito Damian kay Theo, tapos ay kumunot ang noon niya. What are you doing here? Tanong niya rito. Lisette is a friend dito. Magkasama kami nang tumawag ang mama niya kaya hinatid ko na muna siya rito. Sagot ni Theo bago lumingon sa akin. Kapatid ni Ma'am si Tito Damian. We're related by blood. Wika pa niya kaya marahan na lang akong tumango. Hindi ko alam yon, pero sa mga oras na to, wala akong pakialam kung ano man ang relasyon nila sa isa't isa. Gusto ko lang makasigurado na okay si Papa. Magpahinga ka na muna kasamang anak mo, Lisa. Ako nang bahala sa lahat, sabi ni Tito Damian. I know a friend who owns a security agency and they are on top of their game. Ako na pong bahala sa extra security nyo, saad ni Theo sa amin ni Mama. Nagkatinginan pa kami at agad kong nakita sa mga mata niya ang labis na pag-aalala. Teka, ang akala ko ba galit siya sa akin? Hindi ko maintindihan kung bakit ibang nakikita ko sa mga mata niya ngayon. Kung awa ba, pag-aalala, pagmamahal? Hindi ko talaga alam. Wala akong maintindihan. Pero isa lang ang sigurado ako. Masaya ako na andito rin siya. Kasi pakiramdam ko ipoprotektahan niya ako at ang pamilya ko kahit na anong mangyari. Don't bother, iho. Ako nang bahala ron. Alam ko naman na abala ka masyado sa kumpanya. Wika naman ni Tito Damian. It's okay, Tito. Like what I said, Liz is a friend. Gusto ko lang makatulong kahit na papano. Sad ulit niya pero hindi ko na yun pinansin pa. Nakakatuwang isipin na hindi ako iniwan ni Theo habang nasa ospital. Pinapauwi ko muna nga si Mommy kasamang ilan sa mga personal bodyguards na si Theo mismong kumuha para na rin makapagpahinga siya. Pero ayaw rin niyang umalis sa tabi ni Papa. Naiintindihan ko naman na natatakot at nag-aalala pa rin siya. Mabuti pat ikaw na lang munang umuwi at magpahinga, mahinahong sabi ni Mama. Si Daday na ilipat na sa hospital room at nagpapahinga na ngayon. Mabuti na lamang daw at hindi malalim ang tama ng bala sa balikat niya. Kaya hindi grabe naging epekto noon. Your mom's right, Liz. Iahatid na kita. Mahinahong saad naman ni Theo. Ayoko pa rin sanang umalis pero sa pamimilit nila'y wala na ako nagawa sa huli kung hindi ang tumango na lang. Nang nasa sasakyan na kami ni Theo ay tahimik lang ako. Hindi pa rin kasi maalis sa isip ko ang nangyari. Bakit may mga tao na kayang manakit ng iba? Hindi ko talaga lubos na maisip na seseryosohin nila mga death threats na pinapadala sa amin kahit pa wala naman talaga kaming kasalanan sa paglubog ng cargo ship namin. Are you okay? Mahinahong tanong sa akin ni Theo, kaya napalingon ako sa kanya. How can I be okay? Mahina at nangihinang tanong ko naman pabalik. Alam ko na may sumasabotahe lang sa amin kaya lumubog ang cargo ship namin at sobra kaming nahihirapan ngayon dahil sa nangyari. Bakit kailangan umabot pa sa ganitong lahat? Paano nila naaatim na pagtangkaan ang buhay ng mga magulang ko? Naiiyak na tanong ko. Don't worry, Liz. I'll help you. Wika niya kaya agad akong napalingon sa kanya. What do you mean? Akala ko ba ayaw mo akong tulungan kasi galit ka sa akin? Hindi makapaniwalang tanong ko. Pero may bahid pa rin yun ng konting kasiyahan. Let's just say that you're under probation. Sagot niya kaya napangiwi ako. Hindi ko gets. Nalilitong wika ko. Gagawin kong offshoot ng kumpanya ko ang kumpanya niyo. Meaning, lahat ng products na kailangan naming i-deliver sa kahit saang parte ng mundo, ibabagsak ko sa shipping lines niyo. Hindi na niya nagawang tapusin ang sasabihin niya kasi agad ko siyang niyakap dala ng labis na tuwang nararamdaman. Mabilis niyang nasipa ang preno ng sasakyan kaya agad kaming napahinto. What the? Gulat na usal niya. Nagmamaneho ako, Liz. Alam mo bang delikado na bigla ka nalang yayakap? Hindi na naman niya nagawang ituloy pa ang sasabihin niya. Thank you, Theo. Masaya at halos patili na wika ko pa. Binalot kami ng katahimikan pagkatapos nun. Tapos ay hindi ko na matandaan kung gaano ko siya katagal na nayakap. Peke naman siyang umubo pagkalipas ng ilang sandali, kaya agad kong napagtanto kung anong ginawa ko. Bahagya naman akong nag-iwas ng tingin kasi medyo nahiya ko
dahil sa ginawa kong pagyakap sa kanya. Siguro'y napansin niyang hiyang nararamdaman ko kaya mahina siyang natawa bago muling pinaandar ang sasakyan. This is just temporary. Kapag meron kang ginawa na hindi ko nagustuhan ay hihinto agad ako. Maliban doon, hahayaan mo ko na i-manage lahat, maging ang kumpanya niyo. Susundin mo lahat ng sasabihin ko. Mahabang paliwanag niya. Sa totoo lang ay medyo risky ang huling parte ng sinabi niya na siya ang magmamanage ng lahat. Pero sa pagkakataong to ay wala akong ibang pwedeng gawin kung hindi ang pagkatiwalaan siya. Kasi siya ang alam kong makakatulong sa amin. Magagamit din namin ang impluensya niya para bumalik ang tiwala sa amin ng mga clients at investors. I'll do everything, Theo. Please, tulungan mo lang kami. Gusto ko nang matapos to kasi natatakot ako na baka sa susunod, mas grabe pang mangyari sa mga magulang ko. Mahina at naiiyak pa rin na wika ko. Pero ngayon ay naiiyak na naman ako, dala ng labis na tuwa. Ilang sandali pa'y hininto na niya ang sasakyan. Medyo kumunot ang noo ko kasi wala kami sa bahay namin. Hindi ko kayang hayaan ka na mag-isa sa bahay niyo, kahit may security naman. Dito ka na muna sa bahay ko magpalipas ng gabi. Wika niya kaya agad kong napagtanto na nasa bahay niya kami. I appreciate your help and concern, Theo. Pero hindi ko naman kasi gusto na makaabala ako sa'yo. Akala ko ba susundin mong lahat ng sasabihin ko? Tanong niya tapos ay nagtaas pa ng isang kilay sa akin. Hindi kita ipapahamak, Liz. So don't worry. I promise, mahuhuli ang nasa likod ng lahat ng to. At magiging maayos din ang lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa akin at makinig. Naiintindihan mo ba? Mahabang dagdag pa niya. Napalunok naman ako ng laway bago pilit nang umiti at tumango. Lumipas sa mga araw na naging maayos naman ang lahat. Although hindi pa rin humuhupa ang issues na nangyari sa pamilya ko. Wala naman ang naging pagtatangka ulit sa buhay namin. Ito ang pangatlong araw na nasa ospital si Papa. At hindi na siya halos iwan ni Mama ron. Ito na rin ang pangatlong araw na pansamantala akong tumutuloy dito sa bahay ni Theo. Sa totoo lang, sa nakalipas sa mga araw na magkasama kami sa isang bubong ay parang mas nakilala ko pa siya. Feeling ko nga, mas lalo kaming napalapit sa isa't isa. Medyo nakakalungkot nga lang kasi ito na rin ang huling araw na nandito ako sa bahay niya dahil nga madi-discharge na si Papa bukas. Good morning! Masaya at nakangiting bati ko kay Theo nang makita siyang bumaba na mula sa ikalawang palapag ng bahay niya. Morning! Simple at maiksing sagot naman niya bago naglakad papunta sa hapag kung saan nakahanda ng almusal. Isa lang ito sa konting mga bagay na alam kong gawin para kahit na papano ay makabawi sa laki ng tulong na ginagawa niya para sa akin at para sa pamilya ko. Ang ipaghanda siya lagi ng makakain, maglinis ng bahay at ipaglaba siya dahil wala naman siyang kasambahay. Minsan ngayon napapaisip ako kung hindi ba siya nalulungkot na mag-isa siyang nakatira sa ganito kalaking bahay. Pero hindi naman ako nagtatanong kasi hindi ko alam kung nasa lugar ba ako. Nagtataka nga pala si Dito Damian kung bakit akong nasa kumpanya niyo kahapon. Wika niya habang kumakain kami. I told him that I bought your dad's company share on the highest bid to help. Dagdag pa niya tapos ay nagkibit balikat. Later, I will formally meet the board. Sasabihin ko na magiging offshoot ng R Group ang Santillan Shipping Lines. Wika ulit niya kaya tipid na lang akong ngumiti at tumango. Hindi naman talaga niya binilang share ni Papa. Pero iyon ang gusto niyang ipalabas namin para wala raw magtaka kung bakit siyang namamahala ng Santillan Shipping Lines. Pareho na naming nakausap si Papa tungkol dito at ayos lang naman sa kanya. Pero nakiusap si Theo na huwag munang sasabihin kahit na kanino itong plano namin. Dapat daw ay kami-kami lang nakakaalam. Hindi ba talaga pwedeng malaman ni Tito Damien? I mean, sobrang laki rin kasi nang naitulong niya sa amin. Baka lang magtampo siya kapag nalaman na niya. Mababa ang boses na pakiusap ko. Sa mga ganitong pagkakataon ay wala kang ibang dapat na pagkakatiwalaan kung hindi ang pamilya mo at ako lang, Liz. Makahulog ang wika niya. Bahagya naman akong napanguso dahil sa narinig. Teka, iniisip mo ba na may kinalaman ng tito mo sa nangyayari sa amin? Medyo naguguluhang tanong ko. Hindi, pero mas maigi na'y nag-iingat. Lalo na't nag-iiba ang utak ng mga tao pagdating sa pera at kapangyarihan. Sagot na lang niya, tapos ay nagpatuloy niya sa pagkain.
Pagkatapos namin kumain ng agahan ay agad ako naglinis ng mga pinagkalata namin. Siya naman ay nakaupo sa sofa at nagpapahinga muna saglit dahil maaga pa naman. Nang matapos ako sa ginagawa ay sakto rin siyang tumayo. Aalis ka na? Agad na tanong ko habang nagpupunas ng basang kamay gamit ang hawak na towel. Saglit siyang natigilan sa tanong ko tapos ay matamang napatitig sa akin. Nakita ko pa ang multo ng ngiti na sumilay sa labi niya. Nung una, nagtataka ako kung bakit napapangiti siya. Pero bahagya akong napanguso ng mapagtanto na para kaming mag-asawa sa ganitong setup. Medyo naiinip kasi ako rito eh. Hindi ba talaga pwedeng lumabas? Mababa ang boses na tanong ko. Gusto mo bang sumama sa akin sa trabaho? Tanong niya kaya agad akong napangiti. Kung okay lang sana. At kung hindi naman nakakaabala. Kesa naman mainip ako rito mag-isa. Masayang sagot ko. Maligo ka na't magbihis. Hihintayin kita rito. Anya na agad ko namang ginawa. Wala namang espesyal na nangyari nung araw na yon. After lunch ay saka kami nagpunta sa Santillan Shipping Lines. Para nga sabihin sa lahat na ang plano na gawing offshoot ng kumpanya niya, ang kumpanya namin. Marami ang nagulat at nagtaka. Pero nang ilapag na ni Theo sa kanila mga plano niya para sa kumpanya, para mabilis itong makabawi ay natuwa naman ang lahat. Halatang bihasa talaga siya sa business. Sobrang galing niyang mag-isip. Hapon nang matapos siya sa trabaho at nagpa siya kami napasyalan ng mga magulang ko sa ospital at nakipagkwentuhan muna saglit. Nando doon din si Tito Damien na masayang ikinwento pa kay Papa kung gaano kaganda mga plano ni Theo para sa Santillan Shipping Lines. Wala ka bang balak na palitan ang pangalan ng shipping line, iho? I mean, since ikaw na ang major shareholder. Basically speaking, ikaw na ang owner. Under na ng R Groups ang Santillan Shipping Lines. Pwede mong palitan ang pangalan into Ramirez Shipping Lines or Espinosa Shipping Lines since iyon naman ang last name namin ng mama mo. Mahabang wika ni Tito Damien sa harap pa mismo namin ni Papa kaya medyo napangiwi ako. Okay na po ako sa Santillan Shipping Lines, Tito. Marami pang kailangan ayusin sa kumpanya para isipin ang pagpapalit ng pangalan sa ngayon. Sagot naman ni Theo kaya marahang tumango si Tito Damien. Kung sa bagay, wika niya. Tapos ay tumingin pa kay Papa. This must be very hard for you, compadre. You have given your whole life to your company, but you lost everything in just a blink of an eye. Huwag ka mag-alala. Kapag maayos ng lahat, pwede kitang tulungan na mag-invest sa iba't ibang mga kumpanya para makapagsimula ka ulit. Mahabang dagdag pa niya. I appreciate it, compadre. Maraming salamat. Sagot naman ni Papa. Tapos ay ngumiti pa. Anything for you and your family. Saad ulit ni Tito Damien bago nagpa siyang tumayo na. Anyways, may mga kailangan pa akong gawin kaya mauna na ako. Papasyal na lang ako sa bahay niyo bukas. Dagdag pa niya. Kaya hinayaan na namin siyang umalis. Maraming salamat ulit sa pagtulong mo sa amin, iho. Mahinahong wika ni Papa kay Theo. Hindi ko lang naman po kayo basta tinutulungan. Nagbe-benefit naman po ako in some ways. Gaya ng hindi na malaking ginagastos namin sa shipping with our partner couriers. Pagkatapos ng kontrata ng R Group sa mga couriers na yun ay hindi na kami magre-renew pa. Ibabagsak ko ng lahat ng products na kailangan ipaship sa Santillan Shipping Lines. And of course, kailangan na talaga nating mapirmahan ng kontrata para dun. Mahabang sagot ni Theo kaya napangiti ako. Napalingon pa siya sa akin kaya agad nagtama ang mga mata namin. Hindi ko maintindihan pero agad akong nakaramdam ng kaba. Bumilis bigla ang pagtibok ng puso ko. Kaya naman ako nag-iwas ng tingin. Maraming salamat ulit, iho. Hindi mo lang alam pero sobrang laking bagay sa amin itong mga ginagawa mo. Puno ng sinseridad na wika ni Papa na siyang nagpangiti na naman sa akin. I'm happy to help. Sagot na lang ni Theo tapos ay tumayo na. May dadaluhan po akong social event ngayong gabi. Kaya kailangan ko na pong umalis para makapag-prepare. Wika niya tapos ay lumingon sa akin. Gusto mong mag-stay muna rito o gusto mong sumama na lang sa akin? Tanong pa niya sa akin. Mas maigi siguro kung isama mo na iho. Para naman malibang at ma-divert sa ibang bagay ang isip niya. Mahinahong wika naman ni mama. Pero ma, alam naman po natin na delikado. May halong panlulumo na wika ko. Sa totoo lang kasi ay gustong gusto kong sumama sa kanya. Pero hindi ko rin maiwasang isipin ang kaligtasan ko.
Lalo na't nagawa nilang pagtangkaan ang buhay ng mga magulang ko. Kaya alam ko na kung sino man ang gumawa nun, ay kayang-kaya rin niyang gawin sa akin. Stop worrying too much, Liz. I hired a lot of men. May mga bodyguards ang laging nakasunod sa atin. At nakakalat sa lugar kung nasaan man tayo. Wika ni Theo. Kaya literal na nalaglag ang mga pangako. Si Papa naman na mahinang natawa na para bang natutuwa siya masyado kay Theo. Pero dahil pakiramdam ko ay safe naman ako kapag kasama ko si Theo, ay pumayag na rin ako. Umalis na kami sa ospital at umuwi na sa bahay niya para makapagbihis na. Nung unang gabi na natulog ako rito, kinabukasan ay sinamahan niya ako umuwi sa bahay para makakuha ng mga damit ko. Mabuti na lang din pala ay nagdala ako ng ilang mga bestida. Isang pinaghalong asul at puting bestidang napagpasyahan kong isuot. Hindi yun sobrang mahaba, pero litaw ang tuhod ko. Siyempre, nag-apply rin ako ng light makeup. Pagkababa ko ngayon, abutan ko siya na naghihintay sa akin sa sofa, sa may sala niya. Ready? Tanong niya kaya, agad akong umiti at marahang tumango. Nang nasa kotse na kami ay ramdam ko ang paminsan-minsang pagsulyap niya sa akin. Medyo naiilang ako kasi hindi ko alam kung pangit ba ang makeup ko o may dumi ba ako sa mukha. Ang ganda mo. Mababa ang boses na wika niya. Kaya mahina akong napasinghap. Ramdam ko na nag-init ang magkabilang pisngi ko dahil sa narinig. Kinagat ko pa ang ibang labi ko para pigilan ang ngiti na gustong sumilay dahil sa labis na kilig na nararamdaman. Nang makarating naman kami sa venue ng nasabing social event, ay labis akong namangha sa ganda ng pagkakaayos sa lugar. Parang fairy tale kasi, pero medyo nakakailang dahil agad na lumapit sa amin ang napakaraming mga mata pagkapasok namin. Tapos ay may ilan pang nagbubulungan. Malamang ay nagtataka sila kung bakit ako ang kasama ni Theo. Gayong pangit nga sa publikong pangalan namin ngayon dahil sa dami ng mga issues na nagsisilabasan. Parang maling ideya yata na sumama pa ako rito. Baka mapahiya ka lang dahil sa akin. Mahinang bulong ko. Hayaan mong iba sa gusto nilang isipin, Liz. Mahinahong sagot naman niya. Hinila niya ako sa isang table kung nasaan ang ilang mga negosyante at mukhang kilala at kasama talaga niya ngayong gabi. Pinakilala naman niya ako sa mga ito, pero hindi nila ako masyadong pinansin. Ito yung literal na may kasama ako, pero pakiramdam ko ay hindi ako bilong sa circle nila. Kung sa bagay, sino ba namang gugustuhin na makasama sa iisang mesa ang isang kagaya ko, di ba? Lalo pat iniisip ng marami na kriminal ang tatay ko. Gagamit lang ako ng banyo. Mahinang bulong ko kay Theo pagkalipas ng ilang minuto. Sasamahan na kita. Swestyo niya kaya mabilis akong umiling. Kaya ko na. Nakangiting wika ko naman. Hinayaan na lang niya ako nang tumayo na ako. Naglakad naman na ako papunta sa banyo at ginawa ang kailangan kong gawin. Habang nagre-retouch naman ako sa harap ng malaking salamin ay may tatlong mga babae na tila kasing edad ko lang ang pumasok. Nakita ko pa nga na natigilan sila at tinignan ako mula ulo hanggang paa na may halo pang panghuhusga. Hindi ba ikaw ang anak ni Leonardo Santillan ng Santillan Shipping Lines? Tanong nung isa kaya napalunok ako ng laway bago tumango. Oo, mahina ang boses na sagot ko. This social event is exclusive for elite people. Kaya bakit ka nandito ngayong naghihirap na kayo dahil sa tatay mong kriminal? Oh, don't tell me. Pineperahan mo si Theo. Nakakadesperada na ba masyado ang mga issues kaya sumisip-sip ka sa kanya? Binibenta mo na siguro sa kanyang katawan mo, no? May halong pang-iinsulto na tanong pa. Tapos ay nagtawanan sila. Hindi ko na nagawang sumagot pa nang biglang marahas na nagbukas ang pinto. Nagulat ako nang makita si Theo na nakatayo sa labas na parang galit. If this social event is exclusive for elite people, then why are you here? Maanghang na tanong ni Theo sa babae. Hindi ba't may kaso na embezzlement at fraud ang tatay mo? At naghihirap din kayo? Ano? Nandito ka para maging social climber at magmalinis? Maanghang na dagdag pa niya. Nakita ko na namula ang mukha ng babae. Lalo na nang magtawanan yung ilang mga tao na nasa labas din ng banyo. Halata sa kanila ang labis na pagkapahiya. Ako naman ay tahimik lang. Sa totoo lang ay parang gusto kong maiyak kasi
Sobra ko na talagang na-appreciate si Tio. Girls, let's go. Narinig kong bulong nung isang kasama niya. Tapos ay, nagmamadali na silang umalis. Are you okay? Mahinahon at may halong lambing na tanong naman sa akin ni Tio. Kaya pilit na lang akong umiti at tumango. Lagi na lang niya akong tinutulungan kapag kailangan ko ng tulong. Kahit na nung college pa kami. Hindi ko tuloy maintindihan kung bakit binasi ko sa itsura niyang pambabastid sa kanya noon. Aaminin ko na dahil sa sobrang tulong at pag-aalaga niya sa akin ngayon ay nahuhulog na ako sa kanya. Pero paano ko aaminin yon lalo na't binastid at pinagtawanan ko lang siya noon. Hindi ko naman gustong isipin niya na dahil lang gwapo at sobrang successful na siya ngayon at tinutulungan niya kami ay saka ko pa siya nagustuhan. Pagkatapos ng nangyari sa social event ng gabing yun, ay hindi na muna ako naglalabas sa mga sumunod pang araw. Mas pinili ko na manatili sa bahay kasama ang mga magulang ko. Siya rin namang na-discharge niya si Papa mula sa ospital. Siyempre, hindi ko sinabi sa kanila ang nangyari. Lalo na't alam ko na masyado na silang maraming iniisip. Hindi ko naman gusto na makadagdag pa sa mga dinadala nila. Nagkikita pa rin naman kami ni Theo. May mga pagkakataon kasi na may mga itatanong siya sa akin tungkol sa Santillan Shipping Lines. Minsan ay sinasama niya ako sa pagpunta ron at kung minsan naman ay pupuntahan niya ako rito sa bahay namin. Gaya nito, kasalo namin siyang kumain ng mga magulang ko. Oo nga po pala, may lead na po kami kung sinong nasa likod ng lahat ng to. Sabi ni Theo, kaya halos sabay-sabay kaming natigilan ng mga magulang ko. Sino? Mahina at may halong kaba, natanong ko naman. Masyado pang maaga para magsabi ng pangalan. We'll keep on investigating. Kukuha rin kami ng enough proof. At kapag sigurado na talaga eh, saka ako na sasabihin sa'yo. Sagot naman ni Theo. Hindi mo naman kailangan gawin to, iho. Kasi sobra ng tulong na ibinibigay mo sa amin. Pero maraming salamat. Mahinahong wika ni Papa. Nagkatinginan kami ni Theo tapos ay tipid lang akong umiti sa kanya. Hindi niya sinuklian ang ngiting yun pero sobrang lalim ng titig niya sa akin at hindi ko alam kung bakit. Nang matapos kumain ay nagpahinga muna kaming magkakasama sa terasa para magpahangin habang nagkikwentuhan. Mga bandang alas 9 naman ata yun ng gabi nang magpasya na mga magulang ko na magpahinga sa kwarto nila. Kaya kaming dalawa na lang ni Theo ang natira. Hindi ka pa ba uuwi? Mahina ang boses, natanong ko. Kaya tinaasan niya ako ng kilay. Pinapauwi mo ko? Seryosong tanong naman niya. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng kaba dahil sa tanong niyang yun. Tapos ay bahagya pa akong napanguso. Hindi naman sa ganun. Iniisip ko lang kasi na baka pagod ka galing sa trabaho, lalo na't busy ka sa kumpanya mo. Tapos dumagdag pa sa trabaho mong kumpanya namin. Mahina ang boses na paliwanag ko naman. Sa totoo lang ay hindi ko pa siya gustong umalis. Gusto ko pa siyang makasama. Pakiramdam ko ay adik na ako sa kanya. Kasi parang gusto ko na kasama ko siya palagi. Gusto ko na siyang huli kong makikita bago matulog sa gabi. At siya rin naman ang una kong makikita pagkagising ko sa umaga. Hindi ko alam kung paano nangyari pero hindi ko rin maikakaila na sa maiksing panahon ay tuluyan na nga akong nahulog sa kanya dahil sa kabutihan niya sa amin ng pamilya ko. So, you mean nag-aalala ka sa akin? Tanong ulit niya tapos ay makahulugan pang umisi. Syempre, friends na tayo, di ba? Sagot ko naman. Okay, sabi mo eh. Wika niya, tapos ay mahina pang natawa. Huminga ako ng malalim bago nagpa siyang tumingin sa gwapo niyang mukha. Pero mukhang maling ideya ang ginawa ko. Dahil nakatingin pala siya sa akin, kaya nagtama na naman ang mata namin. Para talaga akong nalulunod sa lalim ng titig niya. Yung tipong dinadala ako sa ibang dimension. Tapos ay masyado pa akong naaakit sa mapupulan niyang labi. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero bahagya akong lumapit sa kanya. Huminga ulit ako ng malalim bago naglakas ng loob na abutin sana ang labi niya. Pero bigla siyang umiwas. What are you doing? Seryosong tanong niya sa akin. Agad akong nakaramdam ng hiya dahil doon. Bakit bang tanga ko? Bakit sinubukan ko siyang halikan? I'm sorry. Mahina at nakayokong wika ko.
Tumayo naman siya mula sa pagkakaupo. I have to go now, Liz. I'll just see you tomorrow. Walang emosyong wika niya. Hindi na ako nakasagot dala ng labis na panlulumo na nararamdaman ko. Sobra akong napahiya. Hindi lang sa kanya, kung hindi pati na rin sa sarili ko. Hindi ko talaga alam kung anong pumasok sa kokote ko para gawin yon. Nakakainis. Nanatili pa rin akong mag-isang nakaupo sa terasa kahit nung makaalis na si Theo. Tapos ay bigla akong naisip. Siya rin namang napahiya na ako. Ba't hindi ko pa inamin sa kanyang nararamdaman ko? Wala na rin namang mawawala. Dahil dun ay naglakas loob akong tumayo at pumasok sa loob ng bahay para kunin ang susi ng kotse. Tulog na ang driver at hindi ko na siya gustong abalahin pa. At nang gabing yun ay nagpa siya akong sundan at puntahan si Theo sa bahay niya. Nang makarating ako sa bahay ni Theo ay agad kong pinirada ang kotse sa harap ng bahay niya. Tapos ay bumaba na rin ako agad pagkapatay ko sa makina. Nang makatayo na ako sa harap ng gate ay nakita ko sakto na papasok sana siya sa pinto ng bahay niya. Pero agad natigilan nang makita ko. What are you doing here, Liz? Bumiyahe kang mag-isa? Hindi mo man lang ba naisip na masyadong delikado? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Tapos ay agad naglakad, papalapit sa akin. Kasi kailangan kitang makausap. Kinakabahang sagot ko naman nang makalabas na siya sa gate at nakatayo na sa harap ko. Gaano ba kaimportante at kailangan mo pang bumiyahe ng ganitong oras? Hindi ba pwedeng i-chat or itawag mo na lang sa akin? O bukas na lang sabihin? Mahinahong tugon niya. Pero mababakas pa rin doon ang pag-aalala at konting paninermon. Alam ko namang nag-aalala siya dahil nga hindi pa rin safe para sa amin ng pamilya ko na lumabas ng mag-isa, lalo na kapag ganitong oras. Kasi, saad ko ulit, kinakabahan pa rin at hindi alam kung saan at paano magsisimula. Liz, what is it? Seryosong tanong niya na tila ba naiinip sa kung anong sasabihin ko. Mariin akong pumikit at huminga ng malalim para kumuha ng lakas ng loob. Pagkamulat ko sa mga mata ko, ay saglit ulit akong tumitig sa mapupungay niyang mga mata. Sobra akong kinakabahan pero naglakas loob pa rin akong lumapit sa kanya. Tapos ay agad ko siyang hinalikan sa labi. Halata ang labis na gulat sa kanya dahil sa ginawa ko. Nagugat kasi siya sa kanyang kinatatayuan at hindi agad nakagalaw. Para lang siyang tuod habang nakadikit ang mga labi namin. Pero hindi niya tinutugon ang halik ko sa kanya. Ilang sandali pa nang tila bumalik na siya sa realidad ay marahan niya akong itinulak palayo. What was that for, Liz? Mahina ang boses at seryosong tanong niya sa akin. I like you, Theo. I mean, hindi ko alam kung paano nangyari at alam ko na masyadong mabilis pero sigurado ako na nahulog na ako sa'yo. Lakas loob na sagot ko. Nakita ko na bahagyang umawang ang bibig niya dahil sa sinabi ko. Tapos ay mataman pa niya akong tinitigan bago marahang napailing. I don't believe you. Sagot niya. Ikaw na rin ang nagsabi na masyadong mabilis. Ilang linggo pa lang mula nang magkita ulit tayo. Kaya sabihin mo sa akin, Liz, kung paano nangyari na gusto mo na ako. Tanong pa niya. Saglit naman akong natahimik kasi hindi ko alam kung anong dapat na isagot sa kanya. Kailangan bang may dahilan para magustuhan mong isang tao? Mahina pa rin ang boses na tanong ko. Dahil ba iba na ako sa dating Theo? Wala na akong suot na braces. Dahil wala nang suot na makapal na salamin. Dahil makinis na ang mukha ko at successful na. Walang emosyon na tanong niya sa akin. Kaya agad na umuwang ang bibig ko. Hindi ko naman siya masisisi kung bakit ganito ang tingin niya. Lalo pat binasid ko nga siya noon at pinagtawanan pa. Yun lang bang tingin mo sa akin? Mahina pero may halong hinanakit na tanong ko. Sarkastiko naman siyang natawa dahil doon. Dahil iyon ang nakikita kong dahilan para magustuhan mo ko. Sagot niya. Ginawa ko rin naman ang makakaya ko ng college para tulungan ka. Pero hindi mo ako nagustuhan dahil pangit ako sa paningin mo. Kaya ano sa tingin mong iisipin kong ngayong sinabi mo sa akin na gusto mo ako? Mahabang dagdag pa niya. Kaya pasensya ka na, Liz. Hindi ko kayang maniwala sa'yo. Saad ulit niya. Pakiramdam ko ay may nagbara sa lalamunan ko. Dahil sa narinig. May punto naman kasi siya. Sobra akong nasasaktan ngayon at
Gustong-gusto ko nang umiyak, pero wala akong ibang ginawa kung hindi ang pilit na ngumiti at tumango. Naiintindihan ko. I mean, after all, kasalanan ko naman. Nangihinang wika ko. Uuwi na ako. Pasensya ka na sa abala. Dagdag ko pa at mabilis nang tumalikod. Liz, ipapasama kita sa mga bodyguards. Anya, pero hindi ko na yun pinansin. Nagmamadali na kasi akong pumasok sa kotse. Mabuti na lang at tinted ang dala kong sasakyan. Pagkapasok ko kasi ay agad nagunahan ang mga luha ko sa pagdulo. Hindi na rin ako nag-aksaya pa ng panahon at muli nang binuhay ang makina ng sasakyan at umalis na ron. Habang nasa biyahe pa uwi ay sobrang bigat ng dibdib ko. Dala ng sakit at disappointment na nararamdaman ko sa sarili ko. Nanlalabo rin ang mga mata ko dahil sa mga luha na walang tigil sa pagdulo. Hindi naman ako galit kay Theo. Gaya ng sinabi ko ay naiintindihan ko naman ang punto niya. Pero sobra pa rin talaga akong nasasaktan dahil sa nangyari. Habang nagmamaneho ay nagulat ako nang makitang isang malaking truck sa harap ko. Sinubukan kong iwasan pero masyadong mabilis sa mga sunod na nangyari. Basta ang natatandaan ko lang ay ang nakakasilaw na liwanag at ang nakabibinging pagbusina nito. Pagkatapos nun ay nagdilim na ang lahat. Marahan kong minulat ang mga mata ko at unang bumungad sa akin ang kulay puting kisame at ang amoy ng alkohol. Medyo napapangiwi pa ako nang maramdaman ng sakit ng ulo ko. Anak, kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba? May gusto ka ba? Bahagi akong napalingon kay mama nang itanong niya yon ng sunod-sunod. Ano pong nangyari? Mahinang tanong ko naman. You were caught in a car accident last night, anak. Mabuti na lang at sinundan ka raw ni Theo habang pauwi ka. Kaya naitakbo ka niya agad dito sa ospital. May halong pag-aalala na wika ni mama. Kaya bahagi akong napangiwi. Pilit kong inalala ang mga nangyari. At tama nga siya. Biglang pumasok sa likod ng alaala ko ang nangyari. Sorry po mama. Mahina ang boses na saad ko. Masyado kasi akong naging makasarili. Kung sanang hindi na ako nagpunta sa bahay ni Theo, hindi sana mangyayari to. Hindi sana ako makakadagdag sa iniisip ng mga magulang ko. At sana, hindi ako masasaktan sa pag-reject sa akin ni Theo. Hindi mo naman kailangan humingi ng sorry, anak. Ang importante, okay ka lang. Mabuti na nga lang daw at hindi grabe ang natamu mo. Pero nag-aalala pa rin kami sa'yo. Sagot naman ni mama na siyang nagpangiti sa akin. Kung tutuusin ay swerte pa rin ako. Kahit pa sunod-sunod na kamalasan ang nangyayari sa buhay namin. Pero pagkatapos ng lahat ng to, mag-i-invest na lang ako sa mga tao na alam kong kahit na anong mangyari, hinding-hindi ako iiwan at sasaktan. Ang pamilya ko. Makaka-move on din siguro ako kay Theo. Biglang may namuong luha sa mga mata ko nang maalala ko na naman siya. Huminga pa ako ng malalim para pigilan ang luha sa pagdulo. Pero taksil sila. Nagunahan pa kasi sila sa pagbatak. Bakit ka umiiyak? May masakit ba? Nag-aalalang tanong ni mama. Kaya pilit akong ngumiti at marahang umiling. Masaya lang po ako na hindi grabe ang natamo ko sa aksidente. Pagsisinungaling ko, narinig ko na napabuntong hininga si mama bago siya umupo sa gilid ng kama na hinihigaan ko. Actually, hindi lang basta aksidente ang nangyari. Mahinahong saad ni mama, kaya agad akong natigilan at nakaramdam ng kaba. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko naman. Nahuli sa akto ng mga bodyguards ni Theo ang Tito Damian mo na kausap ang nagmamaneho ng truck pagkatapos ng aksidente. Binayaran niya to para sadyain ng aksidente. Hindi namin alam kung paano nila nagawa. Pero nasa police station na siya. Nandoon din ang papa mo at si Theo. Paliwanag ni mama na siyang labis kong ikinagulat. Si Tito Damian po? Bakit naman po niya gagawin yun? Nalilitong tanong ko. He's been after our company. After all this time, anak. Dahil hindi niya makuhang gusto niya, balak niyang magtayo ng sarili niyang shipping lines. At siyang nagbayad ng tao para damihan ang dala ng cargo ship na lumubog. Siya rin ang nasa likod ng pagtatangka sa buhay namin ng papa mo noon. Hindi rin kami makapaniwala nung una. Pero pinakita na sa amin ni Theo lahat ng ebidensya na nakuha nila.
May mga voice recordings, text messages, mga bank statements na kumukonekta sa pag-amin ng mga taong binayaran niya na nahuli rin ng mga tao ni Theo. At kung ano-ano pa, paliwanag ni Mama. Tapos ay pilit pang ngumiti sa akin. Alam ko na mahirap tanggapin at iproseso ang lahat, lalo pat puro kabaitan ang ipinapakita niya sa atin. Pero hindi lahat ng bagay na nakikita natin ay totoo pala. Dagdag pa niya. Hindi po ba't magkadugo si na Theo, Tito Damien? Kaya bakit ginawa ni Theo to? I mean, nakaya niya na ilaglag ang kadugo niya para sa atin. Hindi makapaniwalang tanong ko naman. Hindi ko rin alam, anak. Pero naniniwala ko na marami pang mabubuting tao sa mundo. Emosyonal na saad ni Mama. Tapos ay mahigpit pa niyang hinawakan ang kanang kamay ko habang lumuluha mga mata niya. Magiging maayos din ang lahat, anak. Babalik na sa normal ang buhay natin. Magagawa na ulit nating lumabas na walang halong takot. Umiiyak na dagdag pa niya. Kaya naiyak na rin ako bago tumango. Emosyonal ang naging pag-uusap namin ni Mama ng araw na yun. Pero masaya kami kasi alam namin na magiging maayos na ang lahat. Pagkalipas ng ilang minuto ay nagbukas ang pinto ng hospital room. Una kong nakita si Papa, kaya agad akong napangiti. Pero ang ngiting na sa labi ko ay agad na wala nang makita si Theo sa likod niya. Seryoso tong nakatingin sa akin, kaya nag-iwas ako ng tingin. Kamusta ng pakiramdam mo, anak? Mahinahon at may halong lambing na tanong ni Papa sa akin. Okay na po ako. Mahinang sagot ko na lang. Iho, maraming salamat talaga sa tulong mo, ha. Ang dami na naming utang sa'yo at hindi na namin alam kung paano pa kami makakabawi. Emosyonal pa rin na wika ni Mama. Huwag niyo na pong isipin yun, tita. Sagot naman ni Theo. Pero ramdam ko na nasa akin pa rin ang titig niya, kahit na hindi naman ako nakatingin. Ano nga palang sabi ng Mama mo? Hindi ba't kapatid niya ang Tito Damien mo? May halong pag-aalala na tanong ni Mama. I mean, sobra naming na-appreciate ang ginawa mo para sa amin. Pero hindi naman namin gusto na magkaroon ng lamat ang relasyon mo sa pamilya mo. Dahil dito, dagdag pa niya. Bahagya akong napanguso kasi alam ko na may punto siya. Nagulat po sila Mommy at Daddy nang malaman nila. Pero marami pong ebidensya. At sila na rin po mismong nagsabi na hindi nila kukonsintihin si Tito Damien. Paliwanag naman niya. Nasampahan na namin siya ng kaso. May mga magiging hearing sa susunod na araw. Pero sa dami ng ebidensya na hawak, sigurado nang mananalo tayo. Na-interview na rin ako ng media kanina sa tulong ni Theo. At nagkaroon na ako ng pagkakataon na ipaliwanag ang lahat at linisin ang pangalan natin sa publiko. Mahaba at masayang wika ni Papa. Sa totoo lang ay gusto kong sumali sa usapan nila. Pero hindi ko magawa dahil nga nahihiya ko kapag naaalala kong nangyari ng gabing bago ko na aksidente. Hindi ko alam kung paano ko pa magagawang harapin si Theo ngayon. Kaya naman sa huli ay humiga na lang ako sa hospital bed. Tapos ay ipinikit ko ang mga mata ko para magkunwaring natutulog. Pagkatapos ng ilang araw na pananatili sa ospital ay nakauwi na rin naman ako. Si Daday bumalik na sa pagtatrabaho sa kumpanya namin dahil sa tulong ni Theo. At ongoing pa rin ang kaso na isinampan nila kay Tito Damien. Ako naman ay pinipilit ko na maging maayos ang sarili ko. I mean, maayos naman ang lahat. Puso ko lang ang kailangan kong ayusin. Malaki ang pasasalamat ko kay Theo. Iyon ang totoo. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi babalik sa normal ang buhay namin ng pamilya ko. Pero sa tingin ko, kailangan ko muna na medyo umiwas para tuluyan na makawala sa sakit na nararamdaman. Gusto ko pa rin naman kasi na maging magkaibigan kami, kahit na papano. Dito raw kakain ng dinner si Theo mamaya. Sabay na silang uuwi rito ng papa mo. Nakangiting sabi ni Mama habang nagpapahangin ako sa may terasa namin. May ilang mga pasa at sugat pa rin ako sa katawan na malapit na rin namang maghilom. Nung mga panahong nasa hospital ako ay pumapasyal din madalas si Theo. Pero hindi ko siya magawang kausapin man lang dahil nga nahihiya ko. Okay po, Ma. Nakangiting sagot ko na lang. Okay ka lang ba? May gusto ka ba? May halong lambing na tanong ni Mama kaya mahina akong natawa. Ma, okay lang po ako. Naiintindihan ko po na nag-aalala kayo.
Pero promise, okay na po talaga ako. Babalik na nga rin po ako sa trabaho bukas eh. Nakangiting sagot ko kaya napabuntong hininga na lang siya. Anak, kung magpahinga ka pa kaya? Baka lang kasi mabinat ka o kung ano. Nag-aalala pa rin na wika niya, kaya natawa na naman ako. Mas mabibinat lang po ako kung mananatili pa ako rito sa bahay. Halos isang linggo na nga po akong nasa hospital eh. Depensa ko naman. Nako, iyang katigasan ng ulo mo talagang nakuha mo sa papa mo. Bahala ka nga. Basta huwag kang masyadong magpapagod ha. Paalala niya na siyang nagpangiti sa akin. Opo mama, may halong paglalambing naman na sagot ko. Napangiti na lang din siya at napailing bago naglakad pabalik sa loob ng bahay. At ako naman ay naiwan sa terasa. Nang mailabas sa publiko ang naging interview ni Papa, ay sobrang daming nakasimpat siya sa amin. Dahil nga ron ay may mga bagong clients at investors ang lumapit sa amin. Yung mga naunang umalis ay gusto nilang bumalik, pero hindi na sila tinanggap ni Papa dahil nga nauna na silang husgahan kami. Nang dumating ang dinner, gaya nga ng nakalipas na araw na kasama namin si Theo ay tahimik lang ako. Ni hindi ko magawang tumingin ng diretsyo sa kanya kahit paramdam ko minsan na sinusulyapan niya ako ng tingin. Kumusta ng pakiramdam mo? Tanong niya sa akin ilang sandali pa na labis kong ikinagulat. Okay lang, thank you for asking. Mahinang sagot ko. Hindi pa rin makatingin ng diretsyo sa kanya. Matapos yun ay hindi na niya ako ulit tinanong. Nagpatuloy kami sa pagkain na sina mama at papa na lang ang nagkwentuhan. Nang matapos ay nagpa siya akong bumalik ulit sa terasa para magpahangin habang sila'y nasa loob ng bahay. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumabas siya at nagulat ako kasi agad siyang umupo sa tabi ko. Why are you avoiding me? Seryosong tanong niya kaya agad akong napalingon sa may pinto. Umakyat na sila sa kwarto nila at nagpahinga. Agad na wika niya nang mapansin siguro na hinahanap ko ang mga magulang ko. Hindi kita iniiwasan. Mahina ang boses na sagot ko. Sa akin ka pa ba magsisinungaling? Tanong niya kaya napabuntong hininga ko. Fine. Mahina pa rin ang boses na sagot ko. Ano bang ina-expect mong gagawin ko? E nireject mo ko? Pagkatapos mangyari noon, sa tingin mo ba may mukha pa akong maihaharap sa'yo? Sagot ko na siyang ikinakunot ng noo niya. Nireject kita? Hindi makapaniwalang tanong niya tapos ay napailing pa. Ang sabi ko, hindi ako naniniwala na gusto mo na ako. Pero hindi ko natatandaan na nireject kita. Wika niya na siyang ikinagulat ko naman. Agad pa akong napalingon sa kanya at nakita ko na seryoso siyang nakatingin sa akin. Aha? Nalilitong tanong ko. Mahina naman siyang napabuntong hininga bago muling nagsalita. I don't know why it's hard for me to believe you. Kahit pang totoo ay sobrang saya ko nang marinig mula sa'yo na gusto mo ko. Sa totoo lang, ikaw ang dahilan kung bakit pinili kong baguhin ang sarili ko. Gusto ko na maging deserving sa kagaya mo. Gusto kita noon at ganun pa rin hanggang ngayon. Walang nagbago. Puno ng sinseridad na wika niya. Sinundan kita nung gabing yun at sobra akong natakot nang makita ang aksidente. I don't usually pray pero nang mga sandaling yun, pinagdasal ko na maging maayos ka lang at hindi mapahamak ay hinding-hindi na kita pakakawalan pa. Mahabang dagdag pa niya kaya napalunok ako ng laway. Akala ko kasi nireject mo ko. Mahina ang boses at may halong panlulumo na wika ko. Nireject mo ko nung college pero kahit na ganun ay baliw na baliw pa rin ako sa'yo. Kaya sa tingin mo ba, tanga ako para tanggihan ang confession mo? I mean yes, hirap ako na paniwalaan pero hindi ibig sabihin nun ay nireject na kita. It only means that I want you to do something that would take away all the doubts. Mahabang saad niya, kaya bahagya akong napanguso dala ng labis na kilig na nararamdaman. Ano bang gusto mong gawin ko para maniwala ka na gusto kita? Hindi, mali. Anong magagawa ko para maniwala ka na mahal na kita? Tanong ko. Nakita ko ang multo ng ngiti na gumuhit sa labi niya, pero pinipigilan niya yon. Tapos ay nag-iwas pa siya ng tingin. Kumunot ang noo ko nang makita na may inilabas siyang isang maliit na bagay mula sa bulsa niya.
At labis akong nagulat nang makitang dalawang gintong singsing. Isa lang ang paraan para maniwala ako sa'yo. Seryosong wika niya. Ayoko nang mag-aksaya pa ng panahon, Liz. Pakasalan mo ko. Dagdag pa niya kaya literal na nalaglag ang mga pangako. Napatingin ako ulit sa singsing at nakita ko na nakaukit pa sa mga iyon ang pangalan naming dalawa. Napakagat pa ako sa ibabang labi ko dala ng kakaibang saya at excitement na nararamdaman ko. Sigurado ka ba? Hindi ba masyadong mabilis? Hindi ka ba napipilitan lang o naaawa lang sa akin? Hindi ba mapapahiya ka kapag akong pinakasalan mo? Anong sasabihin ng iba? Wala akong pake sa sasabihin ng iba, Liz. At hindi pa ako kailanman naging sigurado sa lahat, maliban sa bagay na to. Gaya ng sinabi ko, mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin. Wala pa rin nagbabago. Now, I want to hear it from you. Gusto mo ba akong pakasalan at makasama habang buhay? Kasi ako, gustong-gusto ko na mangyari yun. Mahabang wika ulit niya. Rinig na rinig ko ang malakas na kabog ng dibdib ko. Pero sa huli ay malawak akong umiti. Tapos ay masayang tumango. Yes na yes! Masaya at umiiyak na sagot ko. Matagal na kaming magkakilala at hindi man kami nagkita sa loob ng maraming taon. At parang mabilis man masyado kung iisipin, ay alam ko sa sarili ko na mahal ko siya. At hindi rin ako tanga para tumanggi sa proposal niya. Alam ko naman na hindi pa talaga kami ikakasal. Pero mas maigi na yung alam ko na may karapatan na akong hawakan ng kamay niya at halikan siya kung kailan ko gusto. Kung iisipin ay napakasimple lang ng kwento namin. Pero marami namang mapupulot na aral. Aral na alam kong madadala namin sa bawat araw na magkasama kami. Marami pa naman kaming pagkakataon para mapatunayan sa isa't isa na totoong nararamdaman namin. At oo, willing ako na araw-araw iparamdam sa kanya na totoong pagmamahal ko. Hindi ako magsasawang mahalin, alagaan at pagsilbihan siya hanggang sa pagtanda namin. Nang maisuot sa akin ni Theo ang singsing ay masaya siyang lumapit sa akin. Tapos ay siniil niya ako ng halik. Hindi naman ako nagdalawang isip na tugunan yon. Sure ka ba talaga? Kasal na agad? Hindi ka man lang nanligaw? Hindi man lang tayo dadaan sa pagiging boyfriend at girlfriend? Paninigurado ko pa. Doon din naman ang punta ng relasyon natin. Kaya bakit pa natin patatagalin? Lalo na kung sobrang tagal ko nang naghintay sa'yo. Sagot niya kaya bahagya na naman akong napanguso. At isa pa, araw-araw naman kitang liligawan kahit pa mag-asawa na tayo. Dagdag pa niya, bago ako muling siniil ng halik. Gusto mong dito na matulog? Mahina ang boses at nahihiyang sagot ko. Pagkatapos niya akong halikan, saglit siyang natigilan sa tanong ko. Tapos ay makahulugang napangisi. Bakit? May bala ka bang pigutin ako? May halong pagbibiro naman, natanong niya. Uy, ang feeling mo? Sagot ko na ikinatawa naman niya. Hindi pwede, Liz. May respeto ako sa'yo at sa mga magulang mo. Kapag dito ako natulog, baka ikaw ang mapikot ko. Hindi ko naman gusto na malakin agad. Sobrang buti talaga niyang tao. Kaya naman hindi ko mapigilan ang sarili ko na mas mahulog pa sa kanya. Matutulog lang naman at ikakadel, hindi ko naman sinabi na alam mo na. Pagdadahilan ko tapos ay nag-iwas pa ng tingin. Talaga lang ha? Makahulugang wika ulit niya. Tapos ay natawa pa siya. Muli niyang inilapit ang mukha niya sa akin at binigyan ulit niya ako ng malalim at matamis na halik. Ramdam ko sa halik niya ang labis na pagmamahal sa akin. At siya namang nakakataba talaga ng puso. Alright, I just changed my mind. Dito ako matutulog, sa kwarto mo. Anya, pagkatapos ng mainit na halik, tapos ay nagmamadali pa niya akong hinila, papasok sa bahay, kaya ako naman ang natawa. Hindi pa rito nagtatapos ang kwento namin, bagkus ay ito pa lang ang totoong simula. At handa na akong tahakin ang bagong kabanata ng buhay ko, na siya ang aking kasama. Wakas!